Welcome back to my YouTube channel. Ayun, may panibagong video na naman tayo. And itong video na to is meron akong i-share sa inyo. Ito yung kung paano gamitin sa wastong paraan ang paggagamit natin ng Koji soap or Kojisan whitening soap. So if you guys are interested, just please keep on watching. So, ayun guys. So, bago tayo magsimula or bago ko i-share sa inyo yung mga dapat kung paano natin gawin sa wastong paraan ang paggamit natin sa Kojic soap. Kasi alam ko marami nang gumagamit ng mga Kojisan soap, mga Kojic soap, kahit anong-anong brand ng mga Kojic soap. Kasi nga, effective talaga siya na pampaputi yung number one na Kojic soap. So, bago ko i-share sa inyo, is meron akong Kojic soap dito pero naubusan kasi ako nung Kojisan. Kaya ito na lang yung Kojic soap ng Fairy Skin. Ayan. So, ayan siya. Ayan lang yung magiging example ko ngayon. Pero dapat talaga Kojisan. Kasi nga, Kojisan yung nasa title natin. But, naubusan ako. So, ayan. Ayan guys, bago tayo magsimula sa talagang topic ng video na to or yung mga isi-share ko sa inyo ngayong video na to is disclaimer lang guys, hindi porket gumana sa akin, ganun na din sa inyo. At hindi rin porket na ayaw gumana sa akin, ganun na din sa inyo. So, depende pa rin sa skin type natin or hiyangan pa din ito guys. So, alam naman nating lahat na sobrang dami na talaga ng nakakalam ng Kojisan soap. Kasi, ang daming feedback ng Kojisan na pang whitening talaga siya. Pero yung iba... Pero yung iba, sinasabi na wala daw effect sa kanila. Pero guys, talagang may effect yung Kojisan para sa akin. And depende talaga yun sa paggamit. So syempre, pag gumagamit ka ng Kojisan or Kojic soap, talagang dapat ituloy-tuloy yung paggamit mo. Hindi naman isang bili mo lang ng sabon, gusto mo, umi-effect ka gan. Huwag naman ganon. So dapat continue mo lang yung paggamit nun at may tamang paraan kung paano talaga gamitin ang Kojisan at yun yung hindi alam ng mga tao na gumagamit ng Kojisan. So, first talaga na isi-share ko sa inyo about kung paano talaga ang paggamit sa Kojic soap is yung una-una ko talaga ginagawa is, diba, ang alam naman natin na pag Kojic, talagang mabilis matunaw yon. And sayang naman kung sa isang buong sabon tapos gagamitin mo lang ng isahan tapos mamaya hindi mo malagay sa wastong lagayan tapos matutunaw lang sa kunyari sa may tabo. So ang ginagawa ko sa Kojic na mga sabon is chinachop ko siya ng ganito yung maliliit. So kay naubusan nga ako ng Kojicsan kaya ito na lang yung gagawin natin, yung Fairy Skin soap nila, Derma soap. So ayan, so kailangan yung i-chop kasi para din hindi masayang yung paggamit niyo sa sabon kasi nga mabilis siyang matunaw dahil nga Kojic siya. So ang pangalawang i-share ko sa inyo is yung kung gagamit kayo ng Kojic soap pag nagsasabon kayo sa mga katawan nyo, huwag nyong babanlawan agad. Kasi nga, yung Kojic soap, kailangan 3 to 5 minutes, ibababad mo muna sa skin mo para talaga yung whitening na mga ingredients sa sabon na Kojic is talagang mag-absorb sa skin mo. Kaya kailangan, huwag mong babanlawan agad, ibababad mo muna siya sa skin mo, sa body mo, kaya ayun. Pangatlo, kung talagang gusto nyong umi-effect talaga na pumuti dahil sa Kojic soap is, di ba, pag nagsasabon tayo na, alam naman natin na, pag nagsasabon tayo ng Kojic soap is talagang pagkatapos natin maligo is nagda-dry talaga yung mga balat natin. Kaya, kailangan mo din gumamit ng mga whitening lotion na alam mo na e-effect sa'yo. So, kasi ang pangit naman ng resulta pag yung skin mo maputi lang, walang moisturize or walang hindi mo sinamahan ng lotion kasi nga magiging dry yung skin mo pag walang lotion kasi yung Kojic soap talaga is after mo magmaligo or gamitin yan, talagang nakaka-dry ng skin yan. So, kailangan mo ng effective na whitening lotion. So, ang dami kasi nagtatanong about sa mga Kojic na sabon katulad ng Kojisan kasi yung Kojisan kasi hindi naman siya ganun ka
ka parang ka half day or ka sobrang sakit sa katawan pag nilalagay mo or sa mukha mo. So meron kasing iba na Kojic soap is sobra talaga yung half day niya, kahit isang beses mo lang gamitin talaga mafe-feel mo na sobrang strong ng sabon na yon. So pag naglalagay kayo sa mukha nyo, importante, wag na wag nyong ibababad sa mukha nyo ang Kojic soap. At saka, itong sabon, kunyari, ginanito nyo yung pag-chop niya, wag nyong idadirect sa face nyo kasi napaka-sensitive ng face natin or ng skin sa ating mukha. Kaya, baliktara naman kasi diba pag sa body, kailangan ibababad mo siya ng medyo 3 to 5 minutes siya kailangan ibabad. Pero sa mukha mo, huwag mong ibababad at huwag mong idadirect yung sabon sa mukha mo. Kailangan gagawa ka lang ng bubbles tsaka mo i-apply sa face mo kasi sobrang nakaka-dry ang Kojic soap and bawal yun sa ating face. Ito guys, ito talaga yung dapat tandaan or dapat yung malaman about sa paggamit, sa wastong paggamit ng Kojic Sun or ng Kojic soap. Kailangan yung malaman na dapat pag gumagamit kayo ng sabon na yan or ng mga ibang whitening, oo tama, kahit ibang whitening, pag gusto nyong pumuti, huwag na muna kayong magbilad sa araw. Importante din yun para umi-effect talaga kaagad sa inyo yung Prada. So, ayan guys, dito ko natatapusin yung video na to. And thank you guys for watching this video. Please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And pwede na din kayong mag-comment. So, mag-suggest lang kayo kung anong pwede kong i-review. Alam niyo naman na lagi tayong nagre-review sa channel ko. And see you guys on my next video. Bye! Oh,